So for today's video, i-review natin itong Everbelena Pro Play Palette. Before we start, kung hindi ka pa subscriber ng aking channel, please click the subscribe button. And if gusto ninyong maging updated sa aking mga videos na aking i-upload, please click the notification bell. So for today's video, i-review natin itong Everbelena Pro Play Palette Eyeshadow. So guys, kung gusto ninyong malaman kung ano ang kanyang performance, quality, pigmentation, and also kung yung blendability nito and others about this palette, just keep on watching. Itong Everbelena palette na to is retail for 165 pesos and then nabili ko siya sa Robinsons. This one contains 15 grams of products, 24 months ang expiry, paraben-free, and then also cruelty-free. Made in China pala siya, guys. Paano naging cruelty-free ang Everbelena products kahit made in China siya? So basically, guys, kung yung makeup naman ay made in China pero hindi naman siya binibenta sa China, hindi siya required na i-test yung products nila sa mga animals. So yung Everbelena, made in China siya pero dito siya binibenta sa Pilipinas. So hindi siya required na i-test siya sa mga animals. So that's why naging cruelty free ang Everbelena. So ito siya, guys. So for me, okay siya. Very slick and slim look. And then pwede siya for traveling. And then hindi siya nakakain ng space sa bag ninyo. So, ipa-flash ko na lang, guys, yung mga shades nito. So, shimmering shade, guys, dibali, creamy siya, and then pigmented din. Pero, dun sa matte shades naman, matte color, is dry and patchy siya. Sana pagdating sa eyes, okay siya. Kailangan ako, guys, ng powder dito sa aking, dito sa baba ng eyes ko kasi baka masyadong powdery itong product na to. Kasi dito pa lang sa packaging niya, I don't know kung nakikita niyo dito. Hindi ko pa siya ginagalaw pero may mga powder na siya dito. So yun lang, guys. Tip lang yun para hindi masira yung foundation base na ginawa ninyo. So para madali natin siyang tanggalin. Okay, guys. Maglalagay lang ako ng concealer sa aking lids ng eyes para makita natin kung okay yung kanyang pigmentation or para maging smooth yung kanyang yung pag-apply natin ng eyeshadow. Para i-set lang natin yung concealer na nilagay natin sa eyes natin, gagamitin ko itong lighter shade dito. Ooh, powdery siya, guys. Ingat lang. Top of the excess tayo, guys. And then, ilalagay ko lang dito para i-set lang yung concealer na nilagay natin. So, ganun yung ginagawa ko, guys, para at least smooth yung paglagay natin ng mga eyeshadow sa eyes natin. Or, naglalagay ako ng ganun, guys, para maging hindi patchy yung dating ng mga eyeshadow na ilalagay natin sa eyes natin. So, for my transition shade, ang gagamitin ko is itong parang lightest shade, parang reddish brownish. So, powdery rin siya, guys. Nilalagay sa aking crease. Okay, guys, and then ang sunod natin na ilalagay na eyeshadow is itong dito. Dito, guys. Sa crease ko rin para medyo mag-dark. And then, i-blend lang din natin. Okay, blending is the key. So, para i-darken naman natin yung outer V ng ating eyes, nagamitin ko itong darkest shade nitong palette na to.
And after nito, i-blend ko lang siya sa crease ko. So to blend everything naman para no harsh edges dito sa aking crease line, gagamitin ko ulit itong transition shade na ginamit ko kanina. And i-blend ko lang dito sa itaas. And then guys, I love it. Look, oh, ang ganda niya, lalo na sa personal. And then, may mga konting fallouts na siya guys. So, tama lang yung tip na binigay ko sa inyo. Maglagay muna kayo ng powder ninyo para, powder dito, para madali siyang matanggal after nyo maglagay ng eyeshadow. Okay guys, and then magka-cut crease lang ako. Gagamit ako ulit ng concealer and then a flat brush, synthetic brush, para dito sa aking lids. Mga hooded eyes na katulad ko, ganito daw ang paglagay ng pag-create ng cut crease sa inyong eyes. So, maglagay ka muna ng foundation dito. And then tingin ka lang sa baba, mas taas ka. Yan, kung hanggang saan yung nakita ninyong concealer, dun ka mag-fill in ng concealer para magkaroon ka ng cut crease. So, dahil sa hindi ko kayang gawin ito na nag-video, babalikan ko kayo guys. So, yan guys, nakapaglagay na ako ng cut crease. And then, ilalagay na natin itong this shade. I like this shade. This one. Yan. Dito sa inner. Parang malapit sa inner corner ng eyes. Shimmery shade pala ito, guys. So, para magkaroon ng parang halo effect, gagamitin ko itong darkest color ng mga shimmer dito malapit. Dito banda. So, after nito, balik ulit tayo dito sa transition shade. And then, i-blend lang ulit natin. And then, paghahaluin ko itong dalawa para dito sa outer V. Okay guys, I'll be right back. Gagawin ko lang yung kabilang eyes and then also maglalagay ako ng eyelashes. So guys, ito na ako. Nailagay ko na yung false eyelashes ko. And then, very pigmented yung mga shades na nagamit ko. Kaya nga lang, powdery nga lang talaga siya. Pero mas okay na yun kesa naman yung hindi naman siya pigmented. So, I used the darkest color na to para sa aking lower lash. Para magkaroon ng smoky effect yung ating sa itong ating ginawa natin eyeshadow makeup. Ayan, i-coconnect lang naman natin siya dito. And then, para maging warm yung kulay ng ating smoky eyes na to, is gagamitin ko yung kaninang transition shade na ginamit ko. Okay then guys, I'm going to use this Pro Eyeliner para sa aking waterline. Para sa inner corners na aking eyes, gamitin ko itong shimmery shade dito sa palette na ito. Ooh, look!
Look guys, ang ganda. So oh my god. Hindi ko akalain na for 149 pesos eh magkakaroon tayo ng ganitong eyeshadow look. Look at this guys. Iko-complete ko lang ulit yung aking makeup look and then I'll be right back. So hi guys, ito yung look na nagawa ko using this Eevee or Everblenna Play Pro Palette, 16 shades siya. And final verdict natin, sa packaging niya, very slick and slim siya. Pwede siya for traveling and then also hindi siya nakakain ng space sa mga gamit ninyo kung kayo ay magta-travel. And then yung pigmentation niya, yung mga shades niya, okay na okay. And then look ko, zoom natin guys. Look guys. And for 149 pesos, very very okay. Or okay na okay sa akin talaga. So, pwede na siya pang glam or pang everyday look. Marami ka nang magagawa dito sa palette na ito. Thank you so much guys for watching. So, that's it for today. Don't forget to give it a thumbs up this video. And also, kung hindi ka pa subscriber ng aking channel, please subscribe or click the subscribe button. And also, kung gusto nyo mag-updated sa mga future videos na ito-download ko, please click the notification bell.